Hi guys, at mayroon na naman tayong gagawin na isang Oppo E3S na patay. So wala na isang power IC guys, galing na to sa ibang technician. So tatry lang natin i-re-recover. Ngayon babaklasin muna natin yung frame na to para hindi sagabal dun sa power IC lalagay natin. So ang problema nito guys, patay. Ngayon pinasa lang sa akin kasi hindi kinaya. So grounded daw, kaso nung binuksan nila wala silang pamalit. So meron naman akong pamalit ng ganito guys, nga lang galing doon sa lumang motherboard. So lilinisin muna natin to para malinis na malinis yung yung loob niya, kasi hindi tayo pwede maglapag ng pyesa na marumi at saka dapat pantay to. Kaya natin ginagamitan na ng hot air at saka solderin para yung kain ng lid ay pantay siya. So plain na plain yung pagkakuha natin ng ng lid. So sorry, pagkalapag natin, swak na swak talaga siya kasi malinis na malinis. So ganun yung strategy dito guys, kasi kung hindi natin gamitan ng hot air, solderin lang, hindi magpapantay yung pagkatanggal ng lid. So umbok-umbok. Yun yung dito guys. Yun yung style dito para hindi kayo mahirapan mag balik ng piyesa. So lilinisin muna natin. So yung panlinis na ginagamit natin, yung Hudson reducer pa rin para tanggal talaga yung mga dumi-dumi. Yun ang ginagamit natin guys, kahit yung mga nabasa. Yun ang ginagamit natin, Hudson reducer, para sobrang kinis talaga ang lalabasan bago tayo maglapag ng flux. So yan guys, malinis na siya. So di katulad kanina, napakarumi. So kiniklear lang natin yung mga iba-ibang kanto, baka may nakaumbok ng konti, babawasan na lang natin. So ganun lang yung strategy dito guys, hindi yung katulad ng ibang panglinis ay hindi nakukuha. So ayun na guys. So tatanggalin natin yung mga naiiwan na pandikit sa gilid. Pinaka-importante to guys na matanggal para hindi sagabal. Ayan guys. So malinis na malinis na siya. At para klarong-klaro talaga, linisan pa natin ng gusto para walang umbok-umbok. So yun ang pinaka-importante dito. Yung ilalim niya na hindi marumi. So yun, kompleto yung mga paa. Yun ang mahirap guys, kasi pag galing sa ibang technician na ayawan, yun ang pinakamahirap. So gagamit tayo guys ng board. Dito natin kukunin yung power IC kasi wala na tayong stock. So ito naman ay patay. Kukunin lang natin yung power IC nito para ililipat natin sa kabila. I-re-rebuild lang natin. So ang power IC nito guys, silyado pa rin siya. Babakbakin lang natin kasi silyado to. So tatry natin na babakbakin para yun ang panglagay natin. Ayan. Yun ginagawa natin dito guys. Ganon din yung frame. Tatanggalin natin yung frame bag para makuha natin yung piyesa ng buo. So wala tayong pamalit ng branyo, dito tayo kumuha para makarecover lang tayo ng para hindi natin mahirapan, kailangan mabaklas talaga yung frame. Ayan na guys, babakbakin na natin ngayon para yun ang gagamitin natin. So nire-revolve ko lang talaga to guys, kasi pinakamahirap, kasi pag hindi mo siya nire-revolve, ilalapag mo lang siya, o hindi magpapantay yung mga ngipin. Hindi katulad pag na-revolve, talagang 100% talaga siya na yung mga pin sa loob ay pantay-pantay lahat. Kasi pag hindi mo siya ni-revolve, wala, useless lang. So kahit second hand lang siya guys na galing sa unit, pero once na ni-revolve mo siya at maayos na pagkagawa, 100% yun, gagana talaga. So ang power IC naman, bihira naman masira, maliban lang kung nagkaroon siya ng shorted.
yun ay hindi na pwede. Pero kung ang power IC ay ay normal, hindi siya grounded, pwede mo siya ilipat sa ibang mga board. Yun ang pinaka-importante. Tsaka mahalaga doon, kapareho sila ng serial, kapareho ng code. Yun ang mahalaga. Kasi pag hindi kapareho ng code, hindi talaga gagana. So, yun yung ginagawa natin, guys. Ginililinis muna natin yung mga pandikit kasi glue to yung pinaka-glue niya. So, tinatsaga lang natin siyang linisin para mawala na talaga yung glue nakadikit. So saka pag nalinis na, saka naman natin gawing gawan na ng mga paa. So i-revolve natin. So yung ginagamit natin pang revolve dito ay yung ibang plate naman, pang iPhone na plate naman ang ginagamit natin pang CPU, kasi wala akong kaparehong power IC na para dito talaga. So gagawin natin, so yung ibang plate na gagamitin natin para lang mag-match doon sa ngipin. So kahit anong plate na magagamitin, guys, basta pareho ng ngipin, okay lang. Importante yung paa, pantay lahat. So yun, guys. So nililinis natin. Ang panglinis natin ginagamit, guys, yung Hudson reducer. Yun pa rin yung ginagamit natin dito para lagi makinang. So, yun, medyo malinis na ng kaunti. Kunti na lang, guys, para ma-perfect talaga natin. So, ganun yung ginagawa natin dito. Yun yung pinakamahirap, guys, sa mga ganito silyado. Talaga, tsatsagain mo talaga siya. Tsatsagain mo para matanggal lahat. So, kung hindi mo talaga tsatsagain, yun ang sinasabi ko, guys. Pag sa isang technician, ay matyaga siyang gumawa. 100% talaga nagagawa yun. Pero kung hindi matyaga yan, guys, iiwanan yan. Tatapon na lang yan. Tsaka sasabihin niya, wala na pag-asa. Yun ang pinaka-worst doon. Pero kung makatagpo kayo ng mga technician na masisipag, yung hindi tamad, yun yung mga malupit. Yan, guys, revolve na natin. So, pang CPU to, guys. CPU ng iPhone yung plate na ginagamit ko. So, yun lang siyang kamatch doon sa power IC, kaya doon ko pinatungan ng lead. So, kailangan, guys, pag nag-revolve kayo, ay may tissue sa ilalim, importante yan. Huwag kayo mag-revolve na walang tissue. So, sa pagkalapag ng lead, pahiran sa ibabaw ng tissue para pantay. So, yan. So, mamaya, pag natuyo, katira natin sa ibabaw, padaanan ng cutter para pantay ulit. So, ganun yung ginagawa natin, guys. Yan ginagawa natin, guys. Daanan ng cutter para pantay na pantay. So, yung paa, guys, hindi siya umbok-umbok. Pareho sila, ang haba pareho. Yan ang kagandahan doon. So, yun yung pinaka-importante, guys, pag nag-revolve kayo. Para 100% yung trabaho, gamitan nyo ng cutter, katirin nyo ibabaw. So, yun yung importante dyan. So, ayan, guys, okay na siya. Ngayon, ay linisin ng kating kaunti, tapos lapag na natin dun sa, daanan muna natin ng hot air konti para magdikit talaga yung mga ngipin niya. So, yan na. Napakalinis, guys. So, lalagay na natin to sa motherboard. Yan, lagyan muna natin ng kaunting flux lang, guys, para mabasa lang siya. Saka natin ipapatong yung power IC. Yun. Kaunting-kaunti lang, hindi siya marami, kaunti lang para lang mabasa. So, once na nakapatong yung lid sa kanya, as in, kapit na kapit talaga siya kasi may flux tayo na nilagay. Yung flux na ginagamit natin dito, guys, yung Amtec, yung original, para swabe talaga yung pagkadali. So, guys, kung bago ka man sa channel ko, I hope na may mapulot na naman kayong idea. So, palike na lang at saka pa-subscribe para ma-update kayo sa mga bagong upload natin. So, yan, guys, tinitingnan ko lang. Pinunasan ko kung saan banda yung polarity. Kasi yung polarity niya nasa taas. So, may mga polarity kasi ito, guys, para hindi tayo magkamali. Ayan, papatong na natin. Tapos, kunting
konting reheat lang. Ayun, nagalaw. So, ulitin lang natin. Nagalaw. So, ayan. Pag dumikit, bitawan, tapos saka pasadahan ulit. So, ganun yung strategy guys, na para hindi siya maalog, hindi siya dahan-dahan lang yung hangin. Yung hangin mo dito guys ay number 3. Number 6 naman yung init. So, ang ginagamit kong hot air dito guys ay Gordak. So, ordinary lang yun guys na hot air. So, wala pa tayong mga mamahalin na equipment kasi wala pa tayong budget. So, binabudgetan pa natin. Pero kahit papaano guys, kung local lang yung gamit natin, ay lahat naman ang tanggap natin ay nagagawa. So, yun ang pinaka-importante dun guys. So, ayan. Konti na lang, tapos palamigin natin, tapos salpak na natin sa frame para makita natin kung magpa-power ba. So, yun ang pinaka-technique dito guys. So, Oppo E3 is to guys ha, patay. So, dinala sa akin, wala lang power IC. So, nangahoy lang tayo doon sa, kumuha lang tayo ng pyesa doon sa may, ano, sa board ko na sira. So, tatry lang natin kung magpa-power siya. So, inayawan na to ng technician. So, sinubukan ko lang kung mabubuhay ko. Tingnan natin kung gagana ba yung recovery natin. So, doon natin malalaman kung mag-success yung ano natin, normal ba. So, ito na guys, try na natin. Ito na guys, so, ito na yung finished product natin guys. So, 101% guys na normal. So, ibig sabihin, success yung ginawa natin guys. So, guys, I hope na makatulong ito sa inyo. So, sa counting video lang ay meron kayong mapulot na idea. So, salamat ulit guys. At thank you ulit sa mga suporta na binibigay nyo. So, ayun na guys, bigay na natin to sa customer, gawa na. So, thank you guys. Salamat.